So ayan guys, welcome back to my channel. And sa video ito is pupunta ako ng Buan kasi magpapagawa ng rubber bushing ng ating puro si RFI 175 kasi nakira na yung rubber bushing natin. So pinahira muna tayo ng motor ni Pastor James. So isa kanya itong Inmax 155 na nagamit natin. I-test natin ito ngayon. Dito tayo ngayon sa kalagitnaan ng daan. Bago ko ako sa manubela at sa arangkada nito. Napaka-smooth kasi. Yung sa RFI ko naman is ang angas. Parang hihilain tayo agad-agad. Kasi yung RSI 175 ko, pinalitan ko na napalitan na siya na tawag dito, clutch lining. Uy, parang kumpare ko yun ah. Yung pala kasi motor niya sniper na siya, hindi na siya in-lock. So until now nasa kalagitnaan tayo na Inmax 155 ng ating pastomot.
Grabe ang kapit. Team din siya sa break, ano, sa kagat ng ating routine, no? Kasi yung routine natin ang naka ano lang dito sa ano Hilmax, kasi hindi siya combination pero naka ABS yung harapan niya. Tapos yung sa routine naman sa RFI 175 is naka-combination brake siya. So, kung mag-brake tayo, 70% yung sa likod, kakagat, at saka 30% naman yung sa harap. So, sanay na ako na kahit ang lakas ng takbo ko, konting ano ko lang, konting ano lang sa brake, madali lang siyang ano talaga, madali siyang tawag dito, mag-stop. Ito din, okay din siya. Yung ano niya, kagat ng brake. So, ang comparison ko is, makukumpare ko to si RFI 175 at saka si Inmax. Price check, medyo mahal talaga si ano, si Inmax 155, kasi yung cash price niya is nasa 150k, at si Inmax naman, kung I mean si Inmax is nasa 150k plus. Si RFI naman 175, kung cash price niya is nasa 97k. So medyo mahal talaga si Nmax, no? Laki ng agot ng presyo nila. So kung ano naman yung installment natin, mag-installment tayo si Nmax, yung pinakamurang ano niya, murang down payment is nasa 15k plus, no? Tapos nasa ano, 7,000 per month yung kanyang monthly. So depende na talaga sa inyo, if malaki yung ano niyo, malaki ang down payment, mas maliit, kasi mas malaki yung makukuha sa principal. Tapos kay Rusi naman, RFI 175, yung kanyang down payment, minimum down payment niya is 10,000, no? So 10,000 yung tawag dito down payment niya. Tapos ang monthly naman niya for 3 years, if hindi ako nagkakamali, nasa 3.8, no? Nasa 3.8 yung monthly niya. With rebates na ata, with rebates. So, mura talaga. Napakamura kung mag-ano tayo sa price, no? So, sa performance naman, mag-ano tayo ng comparison sa performance ni RFI 175 at saka ni Nmax, no? So, unahin natin si RFI 175 kasi yun yung motor ko, no? So, yun yung motor ko. So, sa siguro si RFI 175 naman, na maganda siya. Maganda talaga siya. Matak, malakas yung ano niya, malakas yung tumakbo, tapos hindi ka talaga mabibitin sa lakasan, no? Kasi yung makina is 175,
Tapos yung performance talaga niya is talagang okay. Masasabi ko talagang okay kasi almost 3 months or 3 months ako or almost 4 months ako RF575 yung gamit ko. So yun lang, meron lang talaga siyang mga sometimes may mga factor talaga siya na sakit. Kasi yung nakuha ko kasi na RF575 is second hand or repo. Repo yung pagkuha ko. Hindi ko alam kung, pero 6 months pa lang yun daw or 6 months sa unang may-ari niya. Tapos di ko alam kung paano yung ginamit ang unang may-ari kasi na-experience ko na ang dali talaga or baka kulang lang siya talaga sa tuning. Kulang sa tuning. Kung hindi quality yung spark plug na ilalagay natin is talagang napakadali lang niyang sunugin, no? Napakadali lang niyang matira. So dapat quality talaga yung spark plug na gagamitin mo at saka yung gagamitin mong spark plug yun talaga yung dapat mong i-check kung magkagali yung spark plug ng archetype. So sa takbo naman, magandang tumakbo, malakas din humatak, lalo na siguro kung stock yung gamit mo. Kasi yung sa akin kasi pinalitan na kasi, pinalitan na ng unang may-ari na parang nakalkal na. So ang ginawa niya doon is feed, no? Feed talaga yung nasa RFI ko, ang lakas tumakbo. Ang ng unang may-ari noon, 120 yung speed niya, unang may-ari. Tapos ako naman is 110 lang kasi takot ako at ayaw ko naman di magpa-racing. Gusto ko lang naman is magamit ko talaga in na daily commute. So maganda din siya. Kung sa gasolina naman, malaki yung makina niya, 175 eh. So depende din kung sa gasolina, kung long ride tayo, yung mataas yung biyahe niyo, matipid, mas matipid siya pag long ride, no? Kasi nung umuwi ako sa amin nung sa bukid namin, na full tank ako from dito sa Davao, nakarating ako doon. Tapos nakauwi pa ako dito sa Davao, nakauwi pa ako, so nag-full tank ulit ako. Yung na-consume talaga niya is 330 yung sa gasolina niya, no? Back and forth na yun kasi nag-full tank ako. Tapos nag-full tank ulit, so 330 yung nag-gastos na, no? So tipid siya pag long ride. Pag dito naman tayo sa downtown lang, medyo nasa 35 to 40 kilometers per liter lang siya kasi always tayong umaarangkada yun kasing factor na madaling maubos or malakas kumain ng gasolina yung starting niya. Okay, kasi hindi na din stock yung hindi na stock yung aking gilid, yung ating plug. Tapos ngayon, pinalitan ko na siya ng tawag dito, clutch ng GY6, no? Honda ba yun? Yamaha, GY6. Mas tumipid siya konti ng gasolina. Tapos yung arangkada niya, napakaganda na ang arangkada niya. Tapos hihilain ka talaga ng takbo niya. Dito naman sa NMAX, nag-aas din ako sa may-ari nito, no? So good din, good yung nito, performance nito. Hindi pa siya nagpalit ng spark plug, no? Hindi pa rin siya nagpalit ng panggilid. Same pa rin yan, same pa rin lahat-lahat ng stock pa rin siya.
okay, okay yung performance niya. Tapos, matipid din, matipid sa gasolina. So, 155 yung makina nito. Ano, kung kain-kain talaga sa gasolina, mas matipid yung NMAX 155. Pero, sa ano naman, tawag dito, overall performance, no? Same lang talaga. Wala akong masabi. Magandang humatak si RF175. Magandang humatak si NMAX 155. Maganda itong dalawa. Depende na sa inyo. Kung ano talaga, kung ano kayo, gusto ninyo na mas mahal or branded, may brand ka. Kasi mas ano talaga, mas ano na ang Yamaha eh. Mag-Yamaha kayo. So, ang presyo is not 151 yung cash price niya. Tapos, kung gusto niyo mas mura, tapos okay din, magagamit sa daily, ano yun yun, daily lakad sa mga tipid sa pamasahe. Or, ano kayo, anong budget-wise, mag-RFI 1755. Yun yun lang yung sabi ko. At comparison ko sa dalawang motor na ito. Ayan. Kasi kung ang bilis yung babasihan natin, nakadepende na po yan sa driver. Nakadepende na talaga sa nagmamaneho mismo ng motor, no? Yung lakas. Ayan. So, ayan, malapit na tayo doon sa pupuntahan natin. Ito pa lang dinaanan natin ngayon is ito siya ang bypass puan. Tapos dumaan din tayo sa may Katalunan Pequeño Road kanina. So, nandito na tayo sa may puan, guys. Hanapin muna natin yung ano, yung lugar, no? Sabi ni Pastor, after sa traffic light daw, nandoon na siya sa may left. Thank you.
Ayan pala o. So napakaganda ang ano din nitong ano Nmax guys is ano siya pag nakahinto talaga tayo is usang pumapatay yung makina so makakatipid tayo sa gas no? So usang ano yung makina niya pumapatay yung makina so, meaning to say makakatipid tayo sa gas no? Tapos pag in-accelerate naman natin ayan, aanda din siya agad no? So every maghinto tayo sa traffic light ayan, papay na naman tayo so, papatay yung andar niya pag in-ablit na naman natin so, na, ito din ang napakaganda maganda dito sa Inmax no, na system na to maganda talaga itong sistema na ito sa Inmax no? Good siya. Dito ngayon kasi hahanapin ko pa yung lugar so nahanan daw gamay nagpaktor no traffic dito ngayon.